마음 시대요 봅니다. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming mapangatawan ng sundin ang loob mo upang sa pagdami namin at pagiging kalugod-lugod sa iyo, ang iyong sambayanan ay umunlad sa araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo yon sa dulo ng isang tikin at sinumang matuklaw ng ahas na tumingin doon
ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamu ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamu ko'y iyong paunlakan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. O huwag ka sanang magkublis sa akin, lalo sa panahong may dusat hilahil. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Tinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matitirik upang matunghayan. Nang sunod sa lahing di pa dumaratal, ikaw nga, O Poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal, ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataguyan ng mga bilanggong ang hatid ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Tinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako'y yayaon. Hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya? Kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba. Ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito. Ako'y hindi. Kaya sinasabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan
kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga. Sino ka ba? Tanong nila. Sumagot si Jesus, ako'y yayaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipapahayag ko sa sanlibutan. Hindi nila nauunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya. Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiipo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang pasilip o isang patikim ang mga sinasabi ni Jesus sa mga Pariseo sa ating Ebanghelyo. Patikim at pasilip. Sabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Binibigyan ni Jesus ang mga tao at ang mga Pariseo ng pasilip kung ano ang mangyayari sa kanya. Isang patikim sa kung ano ang pwede nilang maramdaman sa sasapitin ni Jesus. Ngunit kahit sinasabi na ni Jesus at nagbibigay na siya ng paunang salita, hindi pa din tinanggap at hindi pinaniwalaan ng mga Pariseo. May ibang tao naniwala, sumampalataya, pero ang mga Pariseo, ang mga matitigas ang ulo, kahit may paunang salita na, hindi pa rin naniwala. Bakit nga ba ano? Ang hirap nating maniwala. Siguro, likas talaga sa tao ang maranasan, makita, marinig, maamoy, at mahawakan muna ang isang bagay bago ito maniwala. Kaya nga, siguro, kahit marami ang pinangangaralan, marami pa din ang nagkakamali. Hindi po ba? Yung mga magulang dito, anong pangaral ninyo sa inyong mga anak? Di ba mag-aral ng mabuti? Huwag munang mag-boyfriend o girlfriend. Dahil bakit? Isang patikim yan. Yung pangaral, patikim sa kung ano ang pwedeng mangyari sa isang tao. O tignan mo, yung mga hindi nakinig sa pangaral at nakapag-asawa ng maaga, ang hirap ng buhay, di ba? Kaya sasabihin ng magulang, o di ba, sinabi ko na sa iyo, anak, saan ba ako nagkulang? Di ba, ganyan ang sinasabi kapag ka nabuntis ng maaga ang bata. O, yung mga pangaral, patikim na yan sa kung ano ang pwedeng mangyari sa iyo. Kahit tignan mo,
pinagsasabihan ng isang tao, marami pa ding naliligaw. Maraming napapahamak. Diba? Sabi, huwag kang tatawid dyan. Bawal lumabas dyan. O, pero, hindi pa rin pakikinggan. Tignan mo, nasagasaan. Tignan mo, napahamak. Sabi, magsuot ng mask. Sinabi, maintain tayo ng physical distancing. Yung mga sumunod, nakaligtas. Yung mga hindi at matitigas ang ulo, nagkakasakit. Diba? Tinuturuan tayo, pero may iba, nagmamarunong pa. Lahat ito, dahil gusto natin, bago paniwalaan ang isang bagay, kailangan munang maranasan. Kaya tignan mo yung mga nakapag-asawa ng maaga, doon pa lang sila naniwala sa sinabi ng kanilang magulang. Yung mga nasagasaan, yung mga nasemplang sa motor, doon pa lang maniniwala sa mga sinasabi at itinuturo. Ganito rin po yung nangyari sa mga Israelita sa ating unang pagbasa. Hindi lang ngayon nangyayari ito. Kahit noong sinauna, ganyan na ang mga tao. Sa ating unang pagbasa, ang mga Israelita, inililigtas na sila ni Moises at itinuturo ang tamang daan. Inililihis sa kapahamakan. Ngunit hindi nila ito nakita at hindi nila ito naunawaan. Pakiramdam nila, mas lalo silang pinapahirapan. Kung kaya't reklamo ang narinig mula sa kanila. Sa galit ng Diyos, pinaulanan sila ng ahas at pinagtutuklaw ang mga reklamador. Di ba ganito ang pakiramdam natin kapag tayo'y pinapangaralan, kapag tayo'y tinuturuan at pinagsasabihan? Akala natin tayo ay pinapahirapan. Hindi natin nauunawaan, tayo ay tinutulungan. Tayo ay inililigtas. E ganito minsan pakiramdam ng tao. Kapag sinabing bawal yan, huwag mong gawin yan. Kapag sinabing ito ang gawin mo, parang pakiramdam natin, no? Pinahihirapan tayo. Mabuti na lang, mabait pa rin si Moises. Dahil siya ay nanalangin sa Diyos. At ang Diyos tumugon sa panalangin ni Moises. Inutusan niya na gumawa ng tansong ahas itong si Moises. At ang sabi ng Panginoon, ang sino mang tumingin kapag itinaas na ang tansong ahas ay maliligtas. Ito yung tinutukoy ni Jesus na pagliligtas na kanyang gagawin. Kapag siya ay itinaas na sa krus, ang lahat ng tumingin, ang lahat ng manampalataya sa anak ng Diyos ay maliligtas. Mga kapatid, ang kaligtasan ay nagsisimula sa paniniwala at pananampalataya. Kahit sa usaping kalusugan, kung hindi mo paniniwalaan ang sinasabi ng doktor, mahihirapan kang maligtas sa sakit. Ganon din ang mga estudyante. Kapag hindi sila maniniwala sa itinuturo ng mga guro, hindi sila matututo. Hindi sila makakaligtas sa exam. Tayo mga mananampalataya, kung hindi tayo maniniwala at sasampalataya sa Diyos,
paano tayo maliligtas? Tayo po ay inaanyayahan ngayong panahon ng Kwaresma na hindi lang maniwala, hindi lang sumampalataya kay Jesus, kundi higit sa lahat ang pakinggan at sundin ang kanyang mga alituntunin. Dahil walang ibang daan tungo sa kaligtasan, kundi kay Kristo lang. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, buong pananampalataya tayong manalangin sa Ama dahil sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng kanyang anak ay naligtas tayo sa lahat ng kaparusahan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang bayan ng Diyos, naway magtagumpay sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa mundo. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taong tumatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas, naway higit na madagdagan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taimtim na nagsisikap na hanapin ang katotohanan, naway matagpuan sa Jesus na siyang liwanag na tumatanglaw sa kadiliman ng buhay. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga nagdurusa dahil sa nararamdamang sakit, pagkabalisa, takot at pangungulila, naway makita ang liwanag ni Kristo na tumatanglaw sa kanila. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ama naming nasa langit, na pinagmumulan ng lahat ng biyaya, loobin mo na ang dugong ibinuhos ng iyong anak ay magdulot ng higit na paglago sa pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
sa paghahain namin ng mga alay upang ipagdiwang ang iyong banal na tipan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan at itaguyod mo ang aming lunggati ng aming kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mahapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kaligtasan.
kapatid ko kung sino ikaw. Akong pastol mong sayo'y nag-alaga, patid mo rin kung sino ako. Pagkatapos ng wisa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinadulog mo sa banal na pakikinabang ay marapatin mo na laging makasalo sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aralo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús,
Magsiipo muna ang lahat at makinig ng mabuti. Maaari na pong lumabas ang mga nakatayo sa gilid ng simbahan at sa likod. Maaari na pong tumayo ang mga nasa unang grupo sa gawing kaliwa ng ating simbahan.